Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, 15 ng Agosto, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. Itry nyo pong gastusin yung 64 pag nagawa nyo po yung... Mga Pinoy, hindi naniniwala sa 64 pesos na budget sa pagkain kada araw na ayon sa NEDA. Pero datos ng gobyerno, iginigit pa rin, bumaba ang bilang ng mahihirap. PNP at DILG, kinastigo ng kongresista. Dahil sa umano'y kapalpakan at kabiguang, maaresto ang puganting si Apollo Quiboloy at sinibak na Mayor Alice Bo. Good news! Kamuning flyover southbound, binuksan na sa mga motorista matapos ang tatlong buwang retrofitting. Monkeypox, idineklara ng isang global health emergency ng World Health Organization. Sa mahihilig sa mga libro, arat na sa bagong bukas na cozy tambayan sa isang Pasig Mall. Mahalin mo ang nanay mo, huwag ka magtanim ng kamangloob. At sa balitang showbiz, Mommy Jonisha Pacquiao, may advice para sa two-time Olympic champion Carlos Yulo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bumaba raw ang kaso ng mga mahihirap sa bansa noong 2023 base sa ipinresentang datos ng Philippine Statistics Authority. Bagay na pinabulaanan naman ng maraming Pinoy, lalo't hindi nga raw kasya ang sinasabi ng NEDA na 64 pesos na budget para sa tatlong kainan kada araw. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority nitong Huwebes na bumaba ang poverty rate ng bansa noong nakaraang taon o ang bilang ng kaso ng pamilyang Pinoy na maituturing na mahirap. Nasa 15.5% noong 2023 ang antas ng kahirapan kumpara sa 18.1% noong 2021. Gayun din ang poverty incidence o ang proporsyon ng isang populasyon na nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Aabot ito sa 10.9%, higit na mas mababa kumpara sa 13.2% noong 2021. Ibig sabihin, 109 sa bawat 1,000 na pamilya ay matatawag na mahirap sa taong 2023. Dagdag pa ng PSA, ang poverty threshold para sa pamilyang may 5 miyembro sa taong 2023 ay tinatayang humigit kumulang sa 13,873 pesos kada buwan at the national level. Ito ang minimum na kita na kailangan para matustusan ang kanilang minimum basic food and non-food needs upang hindi mapabilang sa mahihirap. Tumaas daw ito kumpara sa halos 12,000 piso lang nakita ng isang pamilyang may 5 miyembro, katumbas ng halos 80 pesos kada araw kada tao para sa kanilang pangangailangan. Pero hindi dito naniniwala ang ilan, lalo't diskarte na lang araw ang labanan. Basta 400 talaga araw-araw inaano, hanggit. Kasi di, apat lang naman kami, sir. Hindi, pipid talaga para makaraos sa isang araw-araw. Kami mag-asawa, di naman nakain na sa gabi, tinapay lang. Tumatipid naman yun. Tutol din ang marami sa sinasabi ngayon ng NEDA na kaya umanong pagkasyahin ng isang individual ang 64 pesos na budget para sa tatlong beses na pagkain sa isang araw. 60 sa mga ano pa yon, ha, sa mga sidewalk lang yun. Paano pa pag nasa mga karinderya kang medyo maayos? Halos 80-90 na ang order. Isang kain, wala pang kanin, wala pa everything. Itry nyo pong gastusin yung 64. Pag nagawa nyo po yung 64 pesos na sinasabi ninyo na kayang budgetin ng isang tao, siguro malamang baka makaya rin ang masang Pilipino. Giit naman dito ng isang mambabatas. Unbelievable. Kaya sinabi ko nga, saan bang planeta yan? Yung estimate ng NEDA kaugnay doon sa 64. Kasi kahit yung DTI kahapon, tinanong ko rin ano, sa mga consumer goods, kung mabubuhay ang tao doon sa 64 pesos a day. So, hindi nga nila direktang masagot. Ano? Hindi rin umano totoo ang datos na bumaba pa ang bilang ng mga naghihirap ng mga Pilipino. Ano ba yung naging sukatan nila para sabihin na hindi na bumaba yung mga may hirap? Eh bakit tinataasan din nila yung mga ayuda?
di ba? Kung totoong less na yung mahihirap. Sana raw ay mas malapit sa sikmura ang numerong inilalabas ng gobyerno na base sa totoong nararanasan ng bawat Pilipino ngayon. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas. Nagsagawa ng retroactive payments ang Department of Social Welfare and Development para sa mga hindi na ibigay na educational grants sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa DSWD, nailagay na ang mga hindi na ibigay na educational grants sa mga account ng humigit 650,000 na mga benepisaryo. Bahagi sila ng mga naapektuhan matapos suspindihin ito noong 2023 dahil sa reassessment ng mga pamilya gamit ang Social Welfare and Development Indicator Tool, dahilan para ma-reinstate ang humigit 700,000 household. Sa ilalim ng 4Ps, makatatanggap ng health at nutrition grant na 750 pesos kada buwan, rice subsidy na 600 pesos kada buwan ang bawat household beneficiary. Dagdag pa rito, may 300 piso bawat buwan din na educational grant para sa mga bata sa elementarya, 500 piso kada buwan sa mga mag-aaral sa junior high at 700 pesos naman kung sa senior high, bawat isa sa loob yan ng 10 buwan. Kinastigo ng isang mambabata sa ang pambansang pulisya dahil sa umano'y kapalpakan at kabiguang arestuhin ang malalaking personalidad kagaya ni Apollo Quiboloy at sinibak na mayor na si Alice Guo. Pero buwelta ng DILG, nakademanda pa nga ang PNP dahil sa isinagawang raid sa Davao City para tugisin ang puganteng si Quiboloy. Bakit hindi pa rin naaaresto ang puganteng si Pastor Apollo Quiboloy at pinatalsik na alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo? Yan ang tanong ni Congressman Raul Manuel sa Philippine National Police sa pagsalang sa budget hearing ng ahensya sa Kamara ngayong araw. Abril pa kasi nang ipag-utos ng Pasig Regional Trial Court ang pagpapaaresto kay Quiboloy dahil sa mga kaso ng human trafficking. Habang Hulyo naman nang mag-issue ng arrest order ang Senado laban kay Guo dahil sa hindi pagdalo sa mga hearing ukol sa umano'y kaugnayan niya sa illegal na POGO operations. Kapag mga big personalities talaga, parang hirap-hirap na arestuhin ng PNP. Pero kapag ordinaryong tao, andali lang na hulihin tsaka maging biktima pa ng red tagging. Depensa ng PNP at ng Interior and Local Government, ginagawa naman nila ang lahat para matugis ang dalawang personalidad. Hindi ho kami ganon. As far as Quiboloy is concerned and the others, ginagawa naman. In fact, dinimanda po kami on record. Nakadimanda po ako ngayon ang PNP dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. Una nang tinawag ni na Senators Robin Padilla at Bato de la Rosa na overkill o labis-labis ang isinagawang raid ng mahigit 100 pulis sa Kingdom of Jesus compound ni Quiboloy sa Davao City noong Hunyo. Dahilan para magbukas ng imbestigasyon sa Senado. Continuous po yung tracking po natin, not only the Philippine National Police but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigration and of course yung intelligence unit po natin from National Security Agency. Muling tiniyak ng PNP na tuloy-tuloy ang kanilang manhunt operations, hindi lang kina Quiboloy at Guo, kundi sa lahat ng wanted sa bansa. Aabot sa 205 billion pesos ang kabuuang budget na hinihingi ng PNP para sa taong 2025 mula sa 197.9 billion pesos ngayong taon. Nagsampa ng dalawang kasong murder complaint ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice laban sa 5 individual na umano'y sangkot sa pagkamatay ng beauty queen na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend nitong si Yitzhak Cohen. Bagamat hindi naman na pinangalanan ng CIDG ang 5 sangkot, sinabi nila na ang motibo umano nila sa pagpatay ay pera at lupa. Patuloy namang nananawagan ng hustisya ang pamilya ni Lopez. Based sa investigation, yung lupa ay isinanla ng mga respondents sa biktima. And parang gusto nilang bawiin yung lupa sa biktima, yung mga papers. Yung
mga biktima, parang ayaw naman nilang ibigay kasi syempre meron silang binigay na pera, so dapat ibalik sa kanila yung pera. And ang naging ploy is may bibiling iba. May bibiling buyer. At itong mga respondents, may buyer siya. Kaya napapunta itong dalawang biktima doon sa place kung saan sila nagkita at ginaid sila papunta doon sa place kung saan naman in-execute yung kanilang planong pagpatay. Exempted na ang mga aktibong pulis at sundalo sa isasagawang drug test, psychological at psychiatric exams. Ayon sa Philippine National Police, nagbaba ng kautosan si Chief Police General Romel Marbil patungkol rito. Palagian naman daw kasing isinasagawa ang drug test, psychological at psychiatric exams sa buong hanay ng kapulisan. Giit pa ng ahensya na sanay, mahusay at responsable umano ang mga pulis at military personnel sa paghawak ng baril. Samantala, aabot sa 11,000 miyembro ng PNP at 14,000 miyembro ng AFP ang may expired ng license to own and possess firearms. Ang mga police personnel natin at saka yung mga active na AFP naman natin ay since training pa lang yan, trained na yan sa responsible gun hold ownership or yung tamang proper na paggamit ng barrel. We want also na i-promote talaga ang convenience na rin sa ating mga active personnel na mapabilis ang kanilang renewal and yung application ng kanilang LTOP and firearms registration. Binuksan ng muli sa mga motorista ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City matapos itong isa-ilalim sa retrofitting noong Mayo. Good news ito para sa mga motorista lalo't paparating na ang Vermonts kung kailan inaasahang tumataas ang volume ng mga bumibiyahe. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Dati, pagpatak ng rush hour sa umaga, bumper-to-bumper sitwasyon ng mga sakyan sa kabarang EDSA Kamuning matapos na isara ang southbound lane para sa retrofitting activity. Pero ngayon, maayos na ang daloy ng mga sakyan matapos itong muling buksan sa mga motorista. While may mga pag-ulan ay hindi naman po masyadong naka-apekto ito sa ating trabaho. Kaya po naging mabilis sa ang trabaho natin dito sa ating Kamuning Flyover. Sinimulan ang retrofitting ng Kamuning Flyover noong Mayo para matiyak ang structural integrity o yung tibay nito kahit sa panahon ng lindol. October 25 talaga ang target completion date ng DPWH at MMDA sa ginagawang bahagi na ito ng Kamuning Flyover southbound dito yan sa Quezon City. Pero dalawang linggo nga bago ang pagsapit ng Vermonts ay bukas na ang flyover at good news ito para sa karamihan ng mga motorista. Kabilang sa makikinabang dito ang taxi driver si Mang Michael. Maganda nga yung ganito eh, binuksan nila eh. Ala, ang hirap na ng biyahe namin tapos traffic pa, di ba? Wala ka nang halos makuha ang pasahero. Welcome rin ito sa rider na si Kenneth dahil hindi na kailangan pang magre-route. At least kahit pa paano ganito, dire-diretso na lang yung transaction kung magda-drop off or mas magaan na yung biyahe. Kaya sa araw-araw, malaking tulong na rin yung matitipid natin. Siniguro naman ng DPWH na hindi minadali ang paggawa rito kahit walang dapat ipag-alala ang mga daraang motorista. Ang mga dadaan po dito ay ligtas at patuloy po nating pinag-aaralan ang mga bagong teknolohiya para po sa mga masigurado po na ang mga tulay na ito ay kung magkakaroon man na malakas na paglindol ay magiging very minimal ang effect sa ating mga tulay. Ayon sa MMDA, double time na rin ang pag-isaayos ng DPWH sa ilang pang ginagawang flyover. Magtutulungan po kami ng DPWH at iba pa pong ahensya para po doon sa iba pa mga tulay na i-reinforce nila like Guadalupe Bridge, Magallanes na sa gabi lang naman po ginagawa kaya walang epekto sa traffic at yung sa mga iba pa pong paggawain ng DPWH. Bagamat pinadaraanan ng Kamuning Flyover, may ginagawa pa sa ilalim nito na 30% ng tapos at makukumpleto sa Disyembre. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Singaporean President Tharman Shan Mugaratnam para sa kanyang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ngayong araw. Ginawaran ang buong delegasyon ng Singapore ng arrival honors sa Malacanang Palace at saka nagsagawa ng bilateral meeting ang dalawang leader. Ngayong gabi ay nagpirmahan rin ng mga bagong kasunduan ng Pilipinas at Singapore patungkol naman sa pagpapadala ng mga Filipino healthcare workers doon at sa pagpapalakas ng kolaborasyon ng climate change financing at iba pa. Mababatid na una na rin nagkasunduan ng Singapore at Pilipinas patungkol naman sa pagpapalakas ng defense cooperation. Samantala, hindi naman pinalagpas ng Singaporean leader ang batiin ng tagumpay ng mga atletang Pilipino sa katatapos na Paris Olympics. There was just something very impressive about the performance of Filipino athletes at the Olympic Games. Oh, thank you. Mr. Yulo's two goals is the only athlete from Southeast Asia, from an ASEAN nation, who's had two Olympic golds ever in any sport. Yeah. So it's a real milestone. Mm. It's a real milestone for all of us. I mean, we shine a bit of the reflected glory of of the Philippines. We had a bit of that. Nagbigay ng mensahe ang Pac Mom na si Mommy Janisha Pacquiao kay double Olympic champion Carlos Yulo patungkol sa relasyon nila ng inang si Angelica Yulo. Sa isang Facebook video na ibinahagi ng kasintahan ni Mommy Dia, pinayuhan niya si Yulo na mahalin ang kanyang ina ng buong puso. Ito'y sa kabila ng pagsiwalat ng ina ni Yulo sa tensyon ng kanilang pamilya isang araw matapos manalo ng gintong medalya si Caloy sa Olympics. Kilala si Mommy Dia sa kanyang pagiging supportive mom tuwing may laban ang boxing champ na si Manny Pacquiao. Mahalin mo ang nanay mo. Huwag ka magtanim ng kim-kim ng samang loob bilang nanay. Kaya mahal na mahal ka niya. Yan lang ang payo ko sa iyo bilang nanay. Abangan sa aming pagbabalik, monkeypox. Idineklara ng International Health Emergency ng World Health Organization. At Pinoy Olympian at pole vaulter EJ Obiena, rank number 3 na sa pole vault world rankings. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Idineklara na ng World Health Organization na isa ng international health emergency ang monkeypox o mpox dahil sa tumataas na bilang nito sa Africa na maaring pumasok din sa iba pang mga kontinente. Ano nga ba ang mpox at paano ito nakukuha? Alamin sa Balitang A to Z ni Paul Henson. WHO has been working on the mpox outbreak in Africa and raising the alarm that this is something that should concern us all. Isa ng global health emergency ang monkeypox o mpox. Ayon sa World Health Organization o WHO, ito na ang pinakamataas na alert level sa ilalim ng international health law. Dahil ito sa nakababahalang pagkalat ng mpox sa Congo at mga karatig bansa sa Africa na Burundi, Kenya, Rwanda at Uganda na maaaring pumasok sa iba pang mga bansa. Ayon sa WHO, sa 14,000 cases na naitala sa Congo ngayong taon, 524 na ang namatay. Lampas na sa bilang na naitala noong isang taon. Today, the emergency committee met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. Ang mpox ay viral infection sa mga hayop at tao. Una itong natukoy sa mga unggoy noong 1950s bago na-detect ang unang kaso sa mga tao noong 1970 sa Congo. Nagre-resulta ito sa mga pantal o rashes at paltos sa balat. Nakahahawa ito kapag nagkaroon ng direct contact sa taong may mpox sa pamamagitan ng sugat, body fluids at respiratory droplets.
Pumapasok ang virus sa respiratory tract, sugat sa balat at sa mucous membranes, kabilang ang mata, ilong at bibig. Inaprubahan na ng WHO-listed agencies ang emergency use ng dalawang mpox vaccines upang maihatid ito sa mga bansang nangangailangan. Ayon naman sa Department of Health ng Pilipinas, wala pang bagong kaso ng mpox sa bansa. Sa Pilipinas, ang mpox na naitala natin so far ay siyamba po at hindi naman dumagdag. Ang pinakahuling kaso na na-detect po natin was December 2023. Tiwala naman ng DOH na naka-alerto ang Bureau of Quarantine laban sa mpox. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Inirereklamo ngayon ang dating Congressman Edgar Erice sa umano'y panggugulo sa paghahanda para sa 2025 polls. Dahil yan sa akusasyon niyang niluto umano ng COMELEC ang kontrata para sa bagong election provider. Buwerta naman ni Erice, walang basehan ang reklamo. May hamon din siya sa chairman ng COMELEC. Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghano. Sumadya ang dalawang pribadong individual sa tanggapan ng Commission on Elections upang ireklamo si former Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice dahil sa anila ay tangkang panggugulo nito sa nalalapit na 2025 midterm polls. Peke at nakakaalarma umano ang mga pahayag ni Erice laban sa COMELEC at sa chairman nitong si Attorney George Garcia. The subject ng complaint ito is yung mga statements ni former congressman na sa tingin ng mga complainants is false and alarming to cause voter confusion sa mga voters o kaya to disrupt the election process. Matatanda ang inakusahan ni Erice si Garcia at ang COMELEC ng korupsyon para maigawad ang 18 billion pesos na kontrata sa loan bidder at South Korean-based company na Miro Systems kapalit ng Smartmatic. Ayon sa complainants, ang ganitong akusasyon ay maituturing na panggugulo sa election process na siya umanong paglabag sa Omnibus Election Code. Like for example, sinasabi niya gagawin tayong ginipig ng Miro, yung bagong provider ng COMELEC. And then may mga sinasabi pa sila na yung kontrato na pinasok ng COMELEC with Miro is a big scam. Hindi nagpakilala sa publiko ang mga nagrereklamo. Pero ayon sa kanilang abogado, hindi ang Miro Systems, Smartmatic at si Garcia ang nasa likod nito. Ngayon, kaysa nagdemanda sila, dapat pumunta sila sa akin, nagpa-lecture sila sa akin. Hindi nila alam yung sinasabi nila. They are simply, fall guy. Buwelta naman ni Erice, walang basehan at harassment lang umano ang naturang reklamo. Hindi rin daw siya titigil ipaglaban ang katotohanan. Sabi ni Chairman Garcia, kakasuhan niya ako, yun ang hinihintay ko, na magkaalaman na kami. Hahabulin ko kayo, Chairman Garcia, mga COMELEC commissioners na nagluto ng bidding na yan, na magsasayang ng bilyong-bilyong piso ng ating pera ng bayan. Una nang pinabulaanan ni Garcia ang paratang ni Erice at sinabing demolition job lamang daw ito para patalsikin siya sa COMELEC. Sa ngayon, pag-aaralan pa ng komisyon kung may sapat na basehan ang reklamo para maisampa sa Regional Trial Court. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sumuko sa federal authorities ng Miami sa Amerika ang founder ng voting machine company na Smartmatic na si Roger Piñate kasama ang dating vice president nito na si George Miguel Vazquez. Kasunod ito ng inihaing kasong bribery laban sa dalawa kaugnay sa umano'y suhulan noong 2016 Philippine elections. Samantala, ipinanawagan naman ng DepEd Teachers Union sa pamahalaan na tuluyan ng ibasura bilang poll provider ang Smartmatic para sa 2025 midterm elections. Giit ng grupo, hindi pwedeng maulit ang naranasan nilang pagpalya sa vote counting machines noong 2022 elections kung saan naabot daw sa 1,800 VCMs ang pumalya. Sa iba pang balita, nasa bat ng mga livestock inspector ng Bureau of Animal Industry ang 60 baboy sa isang checkpoint sa Tandang Sora, Quezon City. Bahagi ito ng border control measure ng Department of Agriculture kasama ang QC Government Office at ng PNP para maiwasan ang pagkalat pa ng African Swine Fever. Napag-alaman kasi na peke umano ang mga permit ng transporter matapos suriin ng BAI. Nagmula pa sa Sariaya, Quezon ang mga baboy at patungo sa ng Caloocan para katayin.
Kasalukuyan namang isinasailalim sa test ang mga nasabat na baboy para malaman kung positibo ba ito o hindi sa ASF. Nangako naman ng DA na paigtingin nila ang pagbabantay para maiwasan ang pagkalat ng ASF sa bansa. Sa kaugnay na balita na sa 7 bayan naman sa probinsya ng Quezon ang may kaso na ng ASF. Sa ngayon, isinailalim na sa red infected zone ang bayan ng San Andres, Makalelon, Lopez, Mauban, Candelaria at Quiaong. Patuloy naman ang validation ng mga veterinarian patungkol sa mga kaso at nasawing mga alagang baboy dulot ng ASF sa mga nasabing bayan. Nasamsam ng Bureau of Customs ang nasa 56.6 million pesos na halaga ng ilegal na droga mula sa 2 dayuhang pasahero sa NAIA Terminal 3. Nakulimbat nitong Martes mula sa isang South African na pasahero mula Abu Dhabi ang nasa halos 5.3 kilos ng shabu na nagkakahalagang 35.8 million pesos. Habang mahigit 14.8 kilos naman na high-grade marijuana o kush na may halagang mahigit 20 million pesos ang nasamsam mula sa isang Thai national nitong Miyerkules. Itinurn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga droga at mga suspect para sa custodial investigation. Tinanggalan ng lisensya ng Korte Suprema ang isang abogado dahil sa paulit-ulit na pangangaliwa. Ayon sa Korte Suprema, inamin umano ng dating abogado na nagkaroon siya ng 3 karelasyon habang kasal sa kanyang asawa. May tuturing umanong grossly immoral conduct ang ginawa ng abogado at bukod sa na-disbar at suspension, pinagmumulta siya ng halos 400,000 piso. Samantala, pinakukomento naman ng Supreme Court ang Palasyo at Kongreso hinggil sa petisyon ng pagpapatigil ng paglilipat ng halos 90 billion pesos na pondo mula PhilHealth patungo sa National Treasury. Ayon sa Korte, may 10 araw ang respondents para magkomento sa naturang petisyon. Bumaba na isang pwesto ang ranking ni Pinoy Olympian at pole vaulter na si EJ Obiena sa Pole Vault World Rankings. Lumabas ang updated World Athletics Rankings ilang araw matapos ang 4th place finish ni Obiena sa pole vault event sa Paris Summer Games. Kasalukuyang nasa 3rd pwesto si Obiena mula sa dating number 2 na nasungkit naman ni Paris Olympic silver medalist at American pole vaulter Sam Kendricks habang napanatili ni Swedish pole vaulter na si Duplantis ang kanyang number 1 ranking. Gayunpaman, sinabi ni Obiena na he is back in the game at handa na siyang bumawi para mapanatili ang mataas na pwesto sa world ranking. Susunod, bagong bukas na Book Nook sa isang mall dito sa Metro, perfect ang bayan para sa mahihilig sa libro. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa mga bookworms natin ka A to Z dyan, may bagong bukas na Book Nook sa isang mall dito sa Metro Manila na perfect ang bayan para sa mahihilig sa libro. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Children's book, history, comics at marami pang iba. Bet mo ba ang mga yan? Pwes, mahahanap mo yan. Saan? Sa bagong bukas na pasyalan sa Nook Book sa 5th floor ng The Podium sa Mandaluyong City. Isa itong community library na may cozy space para sa lahat. No age limit, basta book lover ka. Layunin itong maiparating sa lahat ang kahalagahan ng pagbabasa, magkaroon ng dagdag kaalaman at malayang tumuklas ng bagong mundo. I would love to celebrate the culture and the heritage of the Filipino. Having been traveling across the world, there are Filipinos in every nation I find, and I think it's time to really give the Philippine voice. Sa grand opening ng 2nd branch ng Nook Book, kitang-kita ang excitement ng ating mga ka-A to Z na ma-explore ang mini library.
Spotted sa event ang sikat na videographer na si Jason Magbanwa. Para makagawa kami ng isang video sa pagtayo nitong pinakabagong buknok dito sa SM Podium. Napakaganda talaga ng vision tsaka yung mission nung programa. No? So nakita namin na magandang opportunity yon para magamit namin yung skills namin as a company who makes videos. As a company who makes hotel stories para makagawa ng video, makagawa ng isang kwento. Open ang Nookbook for everybody. Pwede rin mag-swap at mag-donate ng mga libro. I love to see you here. We have a safe, cozy space. No coffee needed. And it's really a space for everyone. O diba? Bongga! More learning, more fun! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Nung nagsabog yata ng talento ang batang ito, tila nakuha na lahat. Sa murang edad kasi na isang taong gulang, abay, hahangaan mo talaga ang baby boy mula pa sa Misamis Occidental. Panoorin natin ang nakaka-jeeving video. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story na inspirasyon at pag-asa, maaaring ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa isang aktor, singer at musician na si John Legend. Ayon sa kanya, ang pinakamabuting paraan para labanan ang kahirapan ay ang palakasin ang mamamayan sa pamamagitan ng akses sa dekalidad na edukasyon. At yan ng mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!